ito matibay, kaya nito na maulanan, mainitan, walang mag-crack sa kanya, walang masisira. Hello guys, magandang araw at welcome back sa aking channel, no. Ang video na ito guys ay patungkol sa aking opinion about sa mga door. Kasi nung nag-post ako ng video ko about dito sa door, nung nakita nila yung video ko na ginawa ko itong kwartong to, may nag-comment na dapat daw mas maganda na hindi daw panel door ang ginamit ko. Ang dapat daw gamitin ay yung flush door. Ang flush door sa pagkakaintindi ko ay yung mga door na ginawa na parang yung mga recycled wood na binuo siya sa factory. Tapos finish siya ng maganda. Hindi siya kagaya nito na nakikita niyo buo. Kahoy ito lahat. Inassemble siya na buo. Kahoy. Ayan. Wala yung na recycled na style na kahoy na yung nakikita nyo ngayon sa maraming mga lamesa, yung para siyang cork ang ano. Marami namang klaseng flush na door, pero kadalasan yung mga bilibenta medyo mahal yung nakita ko doon sa hardware, tag 2,600 din siya. So magka-price din sila nito kahit na flush door siya. Ito 2,400 ang bili ko nito, itong panel door na to. So, ang panel door mas matibay, kaso lang mabigat siya guys, kagaya nito, mabigat siya. Mahirap din siyang ikabit kasi mabigat. So, ang problema lang sa flush door guys, magaang siya, kaso lang, yun nga, ang materialis niya ay hindi ganito na solid na kahoy. Sabi nung nag-comment, mas prepare siya na ilagay sa ganitong klase ng mga wall. Every time na magsarado ka, ayan, mabigat siya, kumikilos. Pero ako, masaya na ako dito sa aking door na to guys. Okay na sa akin to. Sabi nung nag-comment, mas maganda daw yung flush type na door kasi magaang daw. Every time na i-close mo, hindi siya ganito ang impact niya. Kung panel door ang gagamitin mo sa ganitong style na walling, yung hard defense at saka metal studs ang nakalagay, medyo masisira siguro kung pipinturahan mo na siya, yung lalagyan mo ng mga pambatak dito, kumbaga pagagandahin mo na yung smooth na kagaya ng mga ganito, babatakan mo tapos pipinturahan mo na parang ano siya, seamless siya, yung parang wala siyang dugtungan. Pagka ganito, mabigat ang door mo, every time na bumabagsak yan siya ng ganyan, nagbabibrate yan, so may possibility na yung mga pintura mo or yung nilagay mong mga batak ay masira. So, kung flush door siya, mas magaan siya, hindi siya masyadong mabigat pag close mo na ganyan, hindi masyadong mag-vibrate yung dingding mo. So, advantage yung flush door pagdating sa ganung mga pagkakataon. Magpapakita ako ng sample ng flush door kasi marami naman sa internet kung gusto nyo makakita ng flush door na design. Marami sa internet. Marami din sa mga kagaya ng East Hardware, City Hardware. Meron silang mga magagandang flush door design doon na naka-finish na. Ito guys, dito ito sa aking kwarto na kabila, yung sa aking master's bedroom. Ito, panel door din to. Pero magaang to siya konti compare dito sa kwarto ko na ito. Mabigat to. Ito mahal, tag 2.4. Ito, tag 1,000 lang to kasi iba ang design niya. Madali lang siya ang pagkagawa. Mura siya. Pero mas matibay yung isa compare dito. Panel door din yan siya kasi buo siya. Compose siya ng kahoy. Mga panel ng kahoy. Ayan, isang panel door. Yan, panel ng mga kahoy para siya mabuo. Door ko sa CR, isa din tong flush door. Flush door din to kasi hindi siya, wala siyang mga panel na nakalagay na mga ganyan-ganyan na mga panel or ano bang itsura ng panel. Wala siya, buo lang siya na piraso na door. Kaso lang plastic siya kasi ginagamit siya dito sa CR. Mababasa siya. So guys, andito tayo sa labas, no. Ito yung ating pinaka main door panel. Dito ang pinaka main entrance namin. So ayan. Ito, panel door din to siya. Kailangan ang nakalagay dito ay matibay na panel door. Ito medyo makapal to, 3,000 ang bili namin ito kasi medyo malaki to compare doon sa mga tintuan na nasa taas.
na panel door. Hindi magandang gamitin ang flash door dito na area, guys, kasi tinatamaan ito ng ulan, init. Ang flash door kasi, guys, kadalasan yan nakapinis siya ng pintura. Pag nainitan siya at nainitan, naulanan, yung mga pintura niya masisira yon. Masira na yung flash door mo na nilagay mo dito. So, iwasan mo na maglagay ng flash door sa mga lugar na tinatamaan ng init, ulan, yung palaging naiinitan o ulanan. Hindi siya maganda, nasisira siya agad. Ito, matibay. Kaya nito na maulanan, mainitan, walang mag-crack sa kanya, walang masisira. So, yung flash door, guys, ay recommended siya doon sa area na kagaya nun sa taas ko sa second floor. Yun sa mga area, mga kwarto na hindi natatamaan ng ulan na tinit. Ang mga sinabi ko, guys, ay sarili kong opinion at hindi ako professional na karpintero. Ang aking mga sinasabi ay sa akin lamang sariling experience sa paggawa ko dito sa aking bahay. Shoutout tayo, no? Carl Joseph Orculio, ang Norwell, Ronald Nunez, like agad bago nood. Salamat si Ronald. Jameson Timula, Edgar Alejandro, salamat po sa inyong support sa aking channel, guys. Hanggang dyan ang ating video, guys. Sana ay kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Click nyo yung bell icon sa baba at para ma-notify din kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Meron akong bagong channel, guys. Ililink ko lang din sa description sa baba about yun sa aking motor. Kung interested kayong manood, mga DIY about sa aking motor, dalawang video pa lang nandun. So, pagtyagaan nyo, click nyo lang. Andyan lang sa baba sa description. Salamat sa panonood, guys. At hanggang sa susunod kong video. Keep watching, keep supporting, keep safe, guys. Salamat.